Okay, mga kaibigan, so bali nagawa ko na ito at ako'y nadidismaya dahil nabura yung recording ko. Hindi ko na ipakita kung paano ko ginawa ito, so ulitin ko para sa inyo. So ang spinning wheel na ito ay pwedeng pang-raffle draw sa mga palaro natin. So tingnan natin yung kalalabasan. So bali ganito siya. So 10 pangalan lang to, madaling makita, madaling madaya, pero pag marami yan mahirap. Dapat yung magpapa-spin ay hindi nakatingin. At paano gamitin ito sa inyong keyboard ng computer? Pag gusto nyong i-stop yung spinning ay kung gusto nyong i-stop at kumuha ng winner, pindutin nyo yung upper na arrow, up arrow. Di ba meron arrow dyan sa keyboard nyo? Left, right, down, up. Yun. Pindutin natin yung up. There. Pag gusto nyo ulit paikutin at bubunot ulit kayo ng panibagong winner, pindutin nyo naman yung down arrow sa keyboard. There. Like that. Pero kung gusto nyo dayain, tignan nyo yan at tsatsambahan nyo na lang kung kailan darating yung number. Kunwari, tsambahan ko si 10. Antayin ko lang na umikot. Muntik na. Parang ganun lang. Kaya dapat yung magdodraw ay hindi dapat nakatingin. Parang di niya alam. Okay? So, let's begin. Umpisahan ko na ulit. At ito ay burahin ko na lang ulit itong mga to. Ito ay hindi animation, kundi ano lang to. Slideshow lang. So, mag-isa na lang siya. Wala na yung number 1, 2, 3, 4. So, okay. New slide tayo. Tanggalin natin lahat to. Delete. At ang design natin ay spinning wheel. So, mag-insert tayo ng bilog. At matatagpuan natin yung bilog na yon, circle na yon sa pie. Sa graph. Click natin yung chart. Pindutin natin si pi. And then, okay. Mag-a-appear yan. Tapos, dito sa Excel, parang Excel ng PowerPoint, dito natin makikita yung size ng mga partition ng pi. So, kailangan natin pagpantay-pantayin. Ang gagawin kong participant ay 10 lamang para mas madali. 10 participant lamang. Pero pag kayo, kung gusto nyo marami, pwede rin marami. So, 10 participant lang muna yung gagawin ko para mas madali natin magawa. Okay? So, paano natin pantay-pantayin? Dito sa Excel ng Microsoft PowerPoint, sa chart, parang Excel to. Dito natin yung gagawin yung okay, sundan nyo. Equal sign. Ang size ng bilog na to ay 360 degrees. Equal sign. So, ilagay natin yung 360. Didivide natin sa 10. Kasi 10 participant yung iraraffle natin na pangalan. So, click enter. O press enter. So 36 each, ibig sabihin 36% na portion ng bawat isa sa 10. So paano natin ito? Pag nakita nyo yung sign plus dyan, hindi yan, ayan. Pag nakita nyo ng ganyan sa gilid, idadrag nyo na lang yan pababa hanggang sa 10.
10 participants. So 11 kasi nag-umpisa tayo sa 2. So 11 sa rows tayo. 11. Rows 11. Just like that. Okay? So naging bilog na siya. Ngayon, pwede natin to close. Tanggalin natin yung title. Tanggalin natin si legend. At natira na lang si yung pie. Okay? Next, ito ay graph pa rin siya. Kung makikita nyo dun sa format, punta tayo sa home button, makikita nyo sa select, selection pane. So, ito pa is chart pa rin siya. Kailangan natin siyang i-convert sa object. So, paano? Right click natin and cut. Punta tayo sa paste button, paste special, picture enhance meta file, select natin yan and then okay. So naging picture na siya, pero hindi yan ang punterya natin kundi maging object. So ulit, makikita nyo yung line na yan, wag dito, wag dyan, wag dyan, wag dyan, but dito. Group, ungroup. This is an imported picture, sabi niya, picture daw. Gusto nyo bang i-convert sa drawing object or object? Of course, yes. But now, sila ay nakagroup. Gusto natin i-ungroup. So, right click ulit dito. Group, ungroup. Yan. So, yan. Pero, tingnan na naman, may mga line-line siya. Nakikita nyo yung line na yan, yung puti na yan, tanggalin natin yan. Paano? Dito natin makikita. Una, tanggalin natin to. Yung nag-highlight dyan, siya yan. Siya naman yon. Pag pinindot nyo yan, magpapakita dito. So, itong square na to, tanggalin natin yan. So, click yan. Click nyo. Click, then delete sa keyboard. Oh, nawala na siya. Next. Try natin dito yung parang mata. Try natin pindutin. So, ibig sabihin siya yon. To. Pangalawa. Oh. Hindi nyo napapansin kung alin ang nawawala-wala. Yun, nandun sa dulo, sa taas. Yun. Yun, tanggalin natin yan. So, yun, tanggalin natin yun. So, ito, yun yun. Ito dapat ang iwan natin. So, lahat ng mayroong ganon, i-close natin. So, lahat ng add number ay yung pi natin. Naiwan siya. Iwan. So, yung mga natira, try to delete natin. Select control, tapos sabay click para multiple selection tayo. Tapos delete. Yun yung mga unwanted na lines. Ngayon, open na natin to. Yun. Diba? O, di maganda na yung graph natin.
Tingnan natin yon, yung design. Paano gawin yung design na yan? Madali lang naman. So una, yung background. Paano ba yung background niya? So tayo sa format, sa design, format background, select dyan ko lang kinuha kanina, pero in-adjust ko lang. So dyan lang muna tayo. So ito, select natin to, lagyan natin sa gilid, and then pati ito ay papalitan ko rin ng kulay. Na tayo sa format, shape fill, palitan natin ng, so ganyan lang siya. Tapos punta tayo sa shape effect, lagyan natin ng bevel doon siya. Tingnan naman yan, parehas lang naman sila, pero kasi ito in-adjust ko na yung mga kulay niya para mas maganda tingnan. Kasi natapos ko na yun, medyo matagal yun. Kaya dito na lang tayo muna. Papakita ko lang kung paano ginawa. So ngayon, maglagay na tayo ng number. Yung number na yan. Okay, madali lang naman. So punta tayo sa home. Home button, punta tayo sa text box. Tapos gawa tayo ng text box yan, number. Kung pangalan na ilagay nyo, pangalan na i-type nyo. Ako number na lang para mas mabilis. Lakihin ng konti, bold, ilagay sa ito. Duplicate. So tama ba? Meron pang isang technique para masakto yung ikot-ikot niya ganyan. Hindi kayo nagaganon-ganon. Meron pa yan. Click nyo to. Punta kayo sa format. Punta kayo sa rotate. Ito sa more option. Ayan, ito lang. Ayan. Ito lang galawin nyo. Ayan. Yan. Okay, so ito ay shift, click nyo yung number 1, tapos shift, select natin lahat. Dapat naka-press yung shift nyo, ha? Tapos pag na-select nyo na lahat, control D, as in D na duplicate, para ma-duplicate natin siya. Tapos control G para mag-group na rin naman siya. Tapos babalik ta rin natin. Lagay natin sa kabila. Ganun lang ang style. Tapos ngayon, i-ungroup natin siya. Right click, group, ungroup. Okay? Simple. Simple. Palitan na natin ang number. Ito ay 3. Four. Five.
So, ganyan. Next ay, of course, madali lang sa inyo yung magkulay ng number. Bawa ito. Ito lang naman. Yan, mamili na kayo ng number. Ay, ng kulay. I should say. Kahit pare-parehong kulay, okay lang yan. So, ganyan. Next natin gawin ay si ito, may highlighted siya. Eh, di gawin natin highlight yung isa. Highlight natin si number 1. Okay? Pag ginawa natin to, punta tayo sa, click natin yon, format. Shape fill. Gawin natin green. Outline. Lakihan natin ng konti ng outline niya. And shape effect. Shadows, preset, glow. Tayo dito sa glow. Lagyan natin yung outline. Hindi pwede kasi outline color is white. Sa gray is like that. Shape effect, yung glow niya ay yan. Okay. And then select natin lahat ulit. Control natin. Pag na-select lahat, control G para mag-group. G as in group. Okay, para sa isang kwan na lang siya. Yan. So ngayon, punta tayo sa format ulit. Punta tayo sa rotate. More rotation option, kailangan natin itama si 1 sa may yan, parang ganon yan. Okay, tapos mag-insert tayo ng shape. Saan na ba yung ginamit ko kanina? Insert muna tayo ng so mag-insert tayo ng bilog. Tatapat natin dito. Size natin ay 4. Tapos insert ulit tayo ng lines. Nakikita ba? So, una, rotate ulit natin to. So, masyadong mababa. Ay, masyadong mataas pa.
Yora po sila. So, kahit hindi pareho, so mag-insert ulit ng pangalan, text box, so ganyan. Ayan. Parang ganyan. Oh, madali lang, di ba? So, ngayon, balikan natin si yung una kong ginawa. Maganda rin to. So, delete natin to. So, nandito na tayo. Okay, so. Ngayon, iba, nandito na tayo. So, nagawa natin yung design ng spinning wheel natin. So, mag-a-add na tayo ng slide. So, well, ito ay hindi animation, kundi slideshow lang to. Walang animation. Slideshow lang to. Okay, so, click natin yung slide. Tapos, sa keyboard ulit natin, Control D. Para maging makopya na, makopya yung first slide, at gagawa tayo ng 10 slide kasi 10 participant. Kung 100 na participant, 100 din na participant na slides. So 2, control D ulit natin, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 slides yan. So, ito yung unang slide. So, punta tayo sa second slide. Ngayon, kiklik natin ito. Punta tayo sa format. Punta tayo sa rotate. More rotation option. So, nasa 288 degrees na siya. Tama, 288. Diba sabi ko kanina, bawat slice, bawat partition ay may 36 degrees. So nakikita nyo dito ngayon ay 288 na siya. Nakaikot siya ng 288 degrees. So mag-add tayo ng 36 degrees. So plus 36, 324. So, ito ay 324. So, ayan. Diba? Nakita nyo na pumunta sa number 2. Close natin yun. Tapos, ikakopy natin tong green na to. Pupunta, ikakopy natin sa 2. Ang gagawin natin ay, click na si number 1. Punta sa home button, format painter,
click natin si number 2. Select tayo ng ibang kulay. Format Painter, select si number 1. So, si number 2 na yan. Palitan natin din. Pangalan, number 2. Okay. Slide 3 tayo. Ang slide 3. So, select natin ulit ito. Ano tayo sa format? Rotate. More rotation option. At kanina ba? 324. Diba? Plus 36 natin, 360. Number 3 naman tayo ngayon. So, click natin si number 1. Home button. Format Painter. Click si number 3. Mali. Number 1. Format Painter. Click si number 3. Huwag dito sa number 3 kasi yung number 3 lang ang napoformatan. So, select natin ulit yung ibang kulay. Format Painter. Number 3 lang yung may kulay. Tapos, number 3. Ganun lang. Makikita nyo naman yung slide natin. Oh. Number 3 na tayo. So, number 4 na tayo ngayon. Okay, number 4. Select ulit natin to, format, rotate, more option. Kanina 360 plus 36 396 ba? Tama ba? Tama, 396. So select natin si number 1, home button, Format Painter, click si number 4. Parang ikakopy lang natin yung format nitong number 1. Dalhin kay number 4. Pero hindi ko makita si number 4. Palitan ko ng mas maliwanag. Yan na lang. Click natin si kulay, palitan natin si 1. Ito si number 4 ay number 4. Okay, number 5. So number 5 na tayo, so select natin ulit to, format, rotate, more rotation option. Kanina 396 plus 36 for 32. So, number 5. So, click to number 1. Home button. Format Painter. Nakikita nyo naman yung Format Painter natin. Pipaint natin sa 5. Para makopya yung format ng 1. Ganon. Click si 7. Format Painter, click si number 1. So, ito ay number 5 na. Okay. So, number 5. Punta tayo sa number 6. Again, select to. Format. Rotate. More option. Kanina ba ilan? 432. Plus 36 for 68. Alright. And select the number 1. Format Painter to 6. Select Format Painter to 1. Twice the number 6. Okay. So, number 7 tayo. Slide 7. Select here. Format. Rotate. More option. Kanina 4, 6, 8. Plus 36, 504. Oh,
Right. Selection number 1. Home button format painter to 7. Format painter to 1. To IC7. Okay. 8 tayo. Select format rotate. Punta tayo sa degrees. Ilan ulit kanina? 504 plus 36 by 40. Okay. Select number 1, home button, painter. Format painter. Ito ay sa number 8. Slide 9 tayo. Select here, format, rotate, mode option. Five 40 plus 36, 576. Okay, select C1, home, format to 9. Okay, this is number 9. Right. Number 10 tayo. So, select na naman to. Format. Rotate. More option. Before, we have 476 plus 36. 612. Oh my god. Right, 10. Select number 1, home button, painter, and then select the number and format paint. Mali na naman. Select paint. Yun. Right. Okay. So, natapos na natin lahat. Yung 10 slides natin. Ngayon, puntahan natin si slideshow. Okay? Puntahan natin si slideshow. Select natin lahat to. Control A. Slideshow. Puntahan natin si setup slideshow. At click natin si loop continuously or continuously until escape. Click natin yan. Check A. And then, OK. Alright. And then, punta tayo sa transition. Unclick natin si on mouse click. Tanggalin natin yung check niya. At check natin si after. Alright, and then let's slide show. See, it's very nice. Para mabagal kasi kukunti lang yung participant, kukunti lang yung number. Pag umabot mga 50 yan, mabilis, parang mabilis na yan. Ito kasi madaling madaya ito. Pag yung mag-spin ay nakatingin, tsatsambahan niya lang. Paano ba ang trigger niyan? Tulad na sinabi ko, yung down and up arrow. Pag up, stop. Pag down, spin. Okay? So, tsatsambahan ko yung number 10. See? Pag paikutin ulit yung down. Tsatsambahan ko yung number 10. Madali lang tsambahan yan. Kasi alam mo na ang paparating na eh.
Alright. Pero pagka marami yan, mahirap din. So, tulad na sinabi ko, yung mag-spin ay dapat hindi nakatingin. Okay. At saka, may note tayo dito, one entry can only win once. Ibig sabihin, pag nabunot siya ulit, hindi na counted yun. So, wala kasing paraan para hindi na siya mabubunot ulit. Halimbawa, number 1, nabunot ulit. Ganon. Pero kung gusto nyo, bawat draw ay, halimbawa, ganito. Mag-slideshow tayo. O, diba? Hindi ganyan. Stop. O, si number 3 ang winner. O, escape mo ulit. At buburahin mo si number 3. Ganun yon. Tanggalin mo si number 3. To. Halimbawa, burahin natin si number 3. Right click and delete slide. Okay. Ngayon, mag-slide siya ulit tayo. Wala na yung number 3 dyan. Hindi ka naman nanalo dyan. Oh. See? Hindi naman pipili yung number 3. Yan. Kahit pa isa-isa na lang, hindi na mapipili. Kasi wala na yung number 3 na winner. So, ganun lang ang gagawin natin. Paikotin ulit natin. Stop. O, number 7 naman. Escape ulit natin. Punta natin slide 7. Bali, slide 6 na siya ngayon kasi nawala yun na isang number. O, tanggalin natin si 7. Right click, delete. 3 and 7, wala na. Okay, slide show ulit tayo. Stop. Wala na. Wala na yung 3 at 7. Kahit pa isa-isa na yan. 10, 9, 8, wala 7. Linaktawan eh. Oh, ganun lang, yung style. Hanggang sa maubos. Maubos yung participant. Okay? Diba? Ganun lang yung style. Kung gusto nyo yung hindi na mabunot muli. Pero kung ito nga sinabi ko, one entry can only win once, at tatandaan nyo yung mananalo, pwede rin. Kahit hindi na kayo mag-edit-edit. Okay? Yan ang ating video today. At ito ang iyong lingkod, Lolly Mac. Maraming salamat sa iyong panonood. At God bless you all. Bye-bye!